makatulog ko lang. Para lang makatulog ko. Nakalamig ka na kanina. Bigyan naman yung dugo mo, inutusan mo yung ambisyon namin. Bakit ka nagpa-pad? Sino nag-impluwensya sa'yo? Hindi, huwag ka mag-sorry. Tatanong ako sa'yo kung sino nag-impluwensya sa'yo mag-pad. Kami ba? Ano pa yun? May tinatago si Prezes. Wala kang tinatago. Kahit i-check nyo pa, baka yung isa dyan. Habang busy si Mami sa meeting niya sa FAB, nag-topic kami ni Kiana about sa mga kinakatakutan namin. Alam mo yung fresh pa sa utak mo yung kinakatakutan mo, tapos ginulat ka. Koka! 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 Takot daw kasi siya sa palaka. Sabi ko lang, oh, kak, oh. Malaking bagay pala talaga yung environment, no? Nahahawa na si Tyronia kung paano si Pai sa bahay. Tyronia! 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 Kainong panty to? Galing, magaling! Oh, sige, paahin mo. Nahawa ka na kay Tita Pai. Sige! Ano? Kanina yon, akin yon. Galing! Diba? Magaling! Nahawa ka na kay Tita Pei. Anak, eh kung may ibang tao ng CR dito, ay kayo ng panty to sa mga asim na bata. Gusto mo ba ganun? Hindi ko kailangan ng basta sorry. Anong dapat mangyari? Hindi mo na po gagawin. Hindi na maulit, okay? My God! Kung anong inuugali ni Tita Pei, nauugali mo din. Lodi mo talaga siya. Lodi mo si Paye. Mama, God, piling ko lang ka na naman sa akin. Hindi ko lang. Baka mamaya piling ko na naman ako. Naiwan lang. At tag-iingat na lang magsalta kay Tyronia. Pag-tripan ulit natin si Baby Kian. Tutuloy. Hindi makatulog si Jowa, tapos umiiyak siya habang nagdo-drawing. Sabot ko. Tutulog ako sa'yo, Pepe, ginagawa ni Mama, okay? Ano ka dito? Dito sa baba, may receiving area tayo tsaka guest room. Opo, alam mo, umiyak si Mama. Dito may guest room. Hindi na magkakaroon si Mama. Tapos nakita mo, ay, kung kain, may FAB store dyan. Tapos sa second floor, may FAB office at saka mga stocks. Tapos dito may tendance studio, may photoshoot studio, tsaka may kitchen tsaka sala area. Tapos sa fourth floor, may movie theater, tsaka bar natin, tsaka billiard. Dito sa favorite sa Mama Marie's house, Jim Happy's home, tapos Pitonia's home. May sarili tayong floor. Tapos meron tayong rooftop na may laundry, etc. Isang payan tayo. Magkakaroon tayo ng tall building. Kaya hindi tayo kailangan magkakahiwalay ng bahay. Okay? Ganyan yung plano ni Mami. Magagawa ko na to. Wala lang akong pera. Kailangan ko na magkapera para magawa ko to. Mga, tignan mo yung plan ko. Nakita ko yun. Nagandaan ka ba? Yes. Sa plano ko? Yes. Nasa Tagaytay kami ni Mami Oni with FAB team.
para matinding meeting sa mga maling nangyayari at para maging better yung company. Kaysa na mapunta, hanggat maaari, sinasama ko talaga yung baby kong si birthday. Sandali, nagsasalita si mama. Oo, sandali. Nagsasalita si mama. Oo, buwan na kita. Oh, hi ka, Pepe. Ayan. Ay ko tong kasama. Ang problema dito, gusto niya palagi ng buhat ng mama. Opo, kahit busy sa work mo, umukis ako. Ayoko, tanding kita pwede, kasi may lip tint ako. I love you. After ng team building ni Jowa, rekta kami sa trabaho ko. So, party party! Kapag may gig si Tito Vince. Nasa kotse lang siya, nakahiga. Akala ko kasi si Tito Vince lang yung laging may patience. Si Mami din pala. Naisip ko kasi kung yung girlfriend ko yung may work, di ako makakapag-antay. Mas gusto ko na lang mag-TikTok sa bahay, ganun. Mami. Ano, okay ka lang? Okay pa po. Anong masakit sa'yo? Napusan ko po, Mami. Gusto mong pabunot natin yung pusan mo? Mami! Ito na nga na meron ako. Wala naman silbi, hindi ka naman mabubuntis na kaya natin. Kaya ko, Mami. Okay lang po yun. At least, hindi tayo buntis! Nabit ko ang 18 with no kids. Achievement na yon? Yes, Mami. Dapat 28 or 38 without kids. Sige, Mami. Hindi naman po mabubuntis ni Kiana. Bakit? Akala mo forever na kayo? Yes, Mami. Forever kami. Makapit kami sa isa't isa. Sobrang strong nyo nga. 1 month na kayo eh. Ang makatagal, Mami. Hiyang-hiya yung 7 years nila, Chong. And siya, guys. Kaya hindi pa siya nag-reklaman na masakit yung puso niya. Kaya gusto na namin pumunta ng Urban Smiles. Papabunot ito. Papabunot na yung matres. Itura mo dyan, Mami. Abang waiting kay Tito Vince. Waiting ako, Jowa. For the supportive Jowa ako dito. At promise ko, hindi ako pasok, hindi ako iinom. Dito lang. Nakalimutan pa yung una, tsaka yung porter, buisit. Kaya gamit niya ngayon yung jacket-jacket lang. Ito na yun. Ang sakit pa naman dito nito, babe. Kasi paano? Yung body shape ko, di ba ganun? Di ba kasi body shape mo ganun? Apo. Ako ganun kasi ako. Yes. Kasi ako kasi parang... Ano ba ito dyan? Magulo. Oo, kaya sakit na dito sa gulo. Pag matigas, move na ako dito. Dahil hirap na hirap kami ni Jowang i-let go yung jimny, binawi ni Jowa kay Paye. So, pina-setup na lang namin. Karin, pagkatating niya. Grabe naman to! Sabi kasi mabagay yung stock eh. Ladder. Hindi pa masyado ma-appreciate to kasi gabi pa eh. Pero pag niliwanag na to. Ang pugi naman nito, sir. Sino ka? Ha? Isang pogi ng Disney, Gagi! Ang ganda yan! Simple pero ang ganda, di ba? Guys, kami lang may ganito setup sa Pinas. De joke lang! Uwi na ako! Pwede na, boss. Pwede na yung pinaghirapan ko yung setup ng jimny. Kaya gusto ko makuhanan at makita ng lahat. Kasi gusto ko makita talaga yung reaction nila eh. Ito na ba? Okay, may 3, tara! Ang ganda niya! Oh my gosh! Bong panis! Ang ganda!
ako, di ba? Ang ganda. Ganda, Tito Vince. Oh my God. Tito, ako magka-climb. Hagdan ba to? Hagdan. Oh my God. Ang ganda niya talaga. Mami, may sinasabi. May sampayan daw. Sampayan daw. Wala akong sinasabi. Okay. Wala kayong ipunan siya. Sa reality show. Ano? Ang nakita T-Bock, di pa yun. Oh. Ang panty ni Tyrone. Oh. Baka yung panty mo dati kung na-reality show. Ba't pinipili mo yung panty? Yan yung sasampay. Bakit? Bakit? Unisyan ko tatlo to. Tatlo yan, oh. Kay Mikay, kay Payet. Ang inang, mas matatawa ko pag yung panty mo yung nakita namin. Siya naka-panty, naka-brief siya. Tapos yung brief niya, may pang-umbok, sayang, hangin lang. Wala kasi tigit. Si Paye, puro talaga ka-plastikan. Pero syempre, hindi ko na lang papatulan kasi bata at mas gusto ko na lang unahin yung pagmamahal ko sa kanya. Bakit iyakap mo si Mikay? Plastic. Plastikan po kami. Ikaw lang nakikipag-plastikan, tama. Kaya friendly kami ulit. Ano naging message siya sa'yo ng ano? May I miss kanya. You. Ay, nung wala ka, ano yung mga sasabi mo pa eh? Oo, ganyan nga, plastic na. Mami, nasa'yo ang loyalty ko. Oo. Oh, ulul, tangin mo. Plastic ka. Ulul. Ang loyalty mo nga. Ang loyalty mo nasa sarili mami, mo. Mami, pa ganun-ganun pa siya. Pa ganun-ganun nasa po. Nasa'yo yung loyalty ko. Nasa'yo yung loyalty ko. Kaya ganun ako magsita kay Ate Mikay, nasa'yo yung loyalty ko. Pero ang totoo, Mami, sorry, iwan kita. Kaya pala, nung hindi pa ako pumabalik, tuwing niyayakap niya ako, sinasabi ni Papi, ulul, tangin ang plastic mo. Promise. Uy, isa din ko, kala mo, wala siya sinabi. Ay, ko, ah. Basta, huwag ginagano sa kaya, eh. Huwag mo ginagano niyan. Tarang gabo to, eh. Reverse. Maganda siya sa umaga. Water mo, reverse. Yung kotse, ah, hindi ito, ah. May number pa ng kotse. 1, 2, 3. Oh, my God! Diba? Mas maganda siya na ganito. Diba? Maangas siya. Magat siya. Ay, na, para siya may laruan mo. Ah, ay, laruan ko nga sa taas. Pero ito brown yung atake niya. Ayun yun ang taginawa. Diba? Yung gulong, Papi. Diba? At sa likod. Parang malaking laruan. Totoo. Oh. Old school yung ginawa. Perfect. Diba? Napaka ng brand new car. Natawa na naman kayo. Nakalaruan! Makalaruan! Makalaruan! Ito, nag-jabi ka, akala mo. Ay, puso mo! Ito, akala mo, nasa GTA. Para sa ito, Papi. Para sa ito. Hanggang dulo! Pumikit ka muna, huwag ka titingin sa kaliwa, Tyrone niya. Basta pumikit ka lang. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Johnson. Pagkaraan ng 100 metro, kumanan sa Harrison. Ka? Tapos kumaliwa. Abat alam mo ipapakita namin sa'yo kung di mo kung ano ka. Abat alam mo nga ipapakita namin sa'yo. Sabi niyo nakita yun na ng konti. Ayun na point ko eh. Gusto nga masurprise ka ng todo eh. Baka sinabi ako ba sinabi ka nyo din sa labo? Oo! Ngayon lang! Sinabi ako ngayon! Ngayon? Oo! Oh. Hindi paglabas niya kanina. Hindi. Ayun. Kasi sinabi ko lang ngayon, anak, pumikit ka lang. Pero niya, pag pinapapikit kasi, dilat ng dilat eh. Sumuhi ko naman, parang buong araw ko naman laging ganyan. Wala ka namang araw na hindi ka gumagaya kay Pinoy niya. So kasi masurprise siya dun sa kotse. Oo, pero tama ba, trip dahil hindi mo naman siya sinabihan bago siya lumabas ng bahay, tsaka yung tono mo, pakiayos. Tangina, ilang beses ang sinasabihan eh. Alam ko po na mali po ako doon kasi po sinabi na po sa akin na wag po tumingin. Pero po, na-excite po talaga ako kaya napatingin po ako. Kurtina. Ilang pwede pa nang iikot? Kami nilang itayro niya aayos. Kaya ko naman mag-drive eh. Kasi parang ayaw kong kasama ka kahit hindi ko naman isama si Johnson. Pwede. Hindi, Vince, pwede. Kasi parang nagiging basas ka, pumunta rin talaga tayo sa hiwalay ko ba ito kayo. Kasi paulit-ulit na ako nang nare-reklamo sa'yo. Nakabahalan talaga ako sa ulan. Wala akong pakialam kung ano nararamdaman mo na lagi ka magbibigay ng excuse mo. Kung bakit ganyan ang inuugali mo. Tol, di mo trabaho kasi yun, Tol. Kung sabihin Cortina, pero niya, please po, yung Cortina, basuhin ko. Tapos tataka ka, ba't siya bastos? Jowa, kasi nag-spend tayo ng ibalik effort. Ibalik mo, wala akong pakialam. Hindi mo siya tinuruan. Hindi ko rin siya nasabihan. Sabihan mo ba, anak, huwag kang titingin na kasi may surprise kami sa'yo sa labas. Pero diretsos, bilang huwag kang titingin na. Hindi, bago tayo umandar, sinabihan ko na siya. Andito ako! Bago ko, jowa, sinabi ko kahit i-replay ko tong camera. Ay, andito ako, sinabi mo. Huwag kang titingin na, ikaw na tito ka patingin siya. Ano naman, kesa sigawan mo siya, worth it ba yun? Kesa tunuhan mo, putang ina mo? Sensya na.
nga mali ka nga, pero dapat hindi ka ganyan kausabi na hindi ka tropa. So naisip mo na mag-walkout, di ba? Pagbalabas ng pito, tsaka ka lang ano. Malapit ka na eh. So step by step ka na, Vince eh. Kami na lang. Tsaka mas gusto ko na magkaroon din kami na kaming dalawa lang. Alam mo yun? Pwede kami mag-ano, mag-gymney ngayon. Kung masyado itong mahaba din kasi sa akin. Pwede mo ibalik doon, hindi na akong papasama sa ni Jansky. Kaya ko. Tangina hindi kayo makapahama. Nakakapag-drive ako, kaya ko. Promise. Kung di ko man kayaanin pang uwi, dahil pagod ako, ano, pwede kami mag-check-in somewhere. O kaya pwede ako mag-stay doon. Gusto ko magkaroon ng space sa'yo kasi ayoko ng ganyan energy, ayoko ng daling kila MJ yan. Nakakapikon. Ito yung ilang beses ko na sinasabi sa'yo, hindi mo ganyan kakausapin yung anak ko. Dahil magkabayo ba si Tyrone, ganyan mo kakausapin. Ano, palibasa, hindi mo anak? Mas malala ako sa magiging anak natin, hindi ka mag-alala. Tingin mo papaanak ako sa'yo, ganyan ka. Tanga. Ikot mo to. Diretso mo to sa bahay. Ayoko. Diretso mo, magwawala ako dito. Magwawala ako dito. Eto na. Jowa, hindi ko na ano, pasensya na. Tang ina mo. Pasensya mo, latanday lang. Kinakabahan lang talaga ako. Pakailam sa nararamdaman mo. Hindi mo kakausapin yung anak ko ng gano'n. Hindi mo kakausapin anak ko. Tang ina, tingin mo yung tayo sira. Sira tayo, tang ina mo. Pasensya na. Tang ina mo. Saka pa! Jowa. Pagkaraan ng 100 metro. Kasama na lang ako. Alis kami ng anak ko. Pasensya na, Jowa. Kamu sa akin, magandang magkakaganyan. Kapal na mukha mo. Paano, bakit? Ang ina mo, ilang beses na kita kinausap. Pagkaraan ng 200 metro. Ang dami kong pinalipas sa'yo. Tatya, pag nagigising ka, wala kami. Cause of delay ka pa eh. Susunod lang din ako sa'yo eh. Hindi mo ako masusundan din. Pagkapasok doon. Tatya ko niya. Pagdating talaga kay Tyrone niya, kaya kong bitawan kahit sino ka pa, kahit mahal kita, kahit na ano ka pa sa buhay ko. Napipikon ako. Sobra. Ilang beses na kita kinausap? Ilang beses? Ah, hindi. Sinabi mo rin yan last time. Totoo na talaga yan? So, kailan yung mga peke? Yung mga nakaraan. So, peke yun? Hindi siya peke, Jowa. Totoo rin yun. O, ba't ako maniniwala sa'yo ilang beses mo sinabi yung totoo yan? Mag-stay ka dyan. Alis kami ng anak ko. Ano ba? Saan nga kasama ako? Eh, sumasakay nga, oh. Eh kasi nagagalit eh. Pero gusto niyang kasama ako. Hindi naman siya makapag-explain sa'yo. Sabi niya tulungan ko. Tulungan ko siya mag-explain sa'yo. Hindi niya masabi yung side niya. Gusto mo siyang kasama? Yung totoo? Opo. Anak, mali mo nga at pag-asabihan ka namin. Pero dapat maayos kasi yung pakikipag-usap sa'yo. Nag-usap na kami ni Daddy. Ako lang ang pwedeng magalit sa'yo. Alam mo ba yun? Kaya wala siyang karapatan. Kundi usapan na namin yun. Ako disciplinarian. Siya loving baby boy lang siya ganun. Mamahalin ka lang niya, yun lang yung trabaho niya. Walang araw na hindi ka nag- tanong niya, ganito ka yan, tanong niya. Nag-i-reklamo ka? Magmahal ka ng single, yung wala pang anak. Napakadalibis, ang dami, ang dami na labis. Sikat ka naman eh. Sikat ka na, kaya mo na yan. Ikaw lang naman nag-push away, hindi naman nakaalis eh. Ako? Ako nag-push away? Tingin mo kung hindi mo ginagawa sa sarili niya, mag-push away kita? Sino ka-push away? Ilang beses na kinausap dito? Maraming beses na. Oo. Oh. Kaya nangi-ulit ako ng pasyente. Ulit ng sorry. Kasi gagawin mo ulit, tapos mag-sorry ka ulit. Hindi ko nag-sorry. Ano naman dahilan mo? Kasi ganito kinakabahan ako, kasi ganito. Whatever your reason is, hindi mo pa pwedeng i-ano kay Tyrone niya yun. Anong kinalaman niya? Alam mo, issue niya sa tatay niya, sa lahat ng mga nagdaan sa kanya. Kasi ganyan ka. Pero naman tayo ulit sa usapan na to, anong trabaho mo sa kanya? Ano? Mahalin siya. O pagkamahal ba yung pinakita mo kanina? Pagkamahal yun? Ganun ka magmahal? Late na ako sa pupuntahan ko. Kaya nga tara na. Bakit nga kailangan kasama ka pa? Kasi gusto ni Tyrone niya. Wala nang himig ako pag sinabi niya ayaw niya akong kasama. Ayaw ba siyang kasama o gusto mo? Sa bahay ka na lang, ako na lang aalis. Sa bahay ka na lang, feel mo safe mo kung kasama si daddy, di ba? Ako na lang aalis. Oris na kayo dito. Kahit wala akong kasama, anak, kaya ko. Hindi ako pilay. Kaya ko mag-drive. Pag-stay ka na lang sa bahay. Gusto kong umalis. Gusto ko munang lumayo kay Vince. Gusto ko munang nahimig ako sa konti, no? Wala akong sasabihin. Hindi ko kailangan naman nahimig. Gusto ko malayo sa'yo. Gusto ko makipaghiwalay sa'yo. Ayoko yung vibe mo, pupunta ako sa mga kaibigan ko, tapos ganyan. Maging masaya ako. Kaya ko maging masaya agad after na itong problema na to. Kaya ko naman mag-change ng mood agad eh. Hindi mo nagigets. Ayaw na nga kitang patawarin. Hindi mo nagigets. Kasi paulit-ulit to eh. Paulit-ulit to. Alam mo ba, re-respetuhin natin yung ano ni Tyrone niya? Eh basta, kung anong desisyon ni Tyrone niya, syempre doon ako. Anak, tatanungin kita ng maayos.
last na po. Whatever it is, mas gusto mo ba at mas komportable ka ba nakasama natin si dati na babiyahe tayo? Yung totoo po. Opo. Okay. Pumunta kami sa bahay ni Kuya MG kasi sabi kasi sa akin ni Tony gusto daw niya magpahula. Sobrang nakakatuwa po kasi sobrang kamukha po talaga ni Tito MG yung mga baby siya po. Sobrang cute po nila. Sobrang kamukha ni MG. Sobrang kamukha ni MG. Babae pa, maliit. Color red. Wow, ay tsaka cold siya, oh, cold, wow. Ang dami ito, oh. Ay, it's so cold, no? Ang dami ko, oh. MG, baka hindi ka pa siya nasa'yo. Ito, baka di ano ba? Talaga ba? Pero, oh, maganda siya. Ba't ganun? Pwede ka lang pala maging better version mo, tol. Mag-skincare ka. Kasi ka mo, okay. Yun nga, yung wala sa akin. Ay, ano? Ayun, yung lights. Pwede mo talaga yung lights. Tsaka yung girl instinct, oh. Bye-bye! Pa ulam namin. Kami niyan, palas kami ng ano, dimple niyan. Pero dahil si tayo niya mula ulam ko pa, oh. Pinas mo. Saan ka po nag-pupunta? Kaya ka po pero wala na, kaya ka na si Tyrone. Hang po agad ako. Saan tayo pupunta, ha? Saan po? Wala. Wala, wala po? Saan ka po? Yan, eh, yung ipis. Baka habulin ka ng ipis, ha? Ano yung ipis? Andyan! Wala! Wala! Wala namang pagwalay. Wala. Wala. Wala may kagamba. Wait na, nag-smile siya kasi may camera. Guys, nag-smile siya kasi may camera. Ano yan? Peace! Hindi ako makakuha ni mga alam ni Little MG sa babae. Ha, talaga siya talaga. Ikaw ba si makagaga? Mahilig siya Tony dyan. Try mo siyang make-upan, Tony, kunwari. Tony, try mo siyang make-up. Gusto niya magpa-make-up. Try mo siya. Tapos sabi mo, ganda. Ay, ganda. Ganda. Make-up ay make-up. Lipstick. Yeah. Lipstick. Ay, lipstick. Lipstick. Ayun. Nagpapalipstick pa lang. Ang ganda. Ang ganda-ganda mo na. Tapos nagpapatali yan ang buhay. Tapos sabi mo lagi, ganda. Ay, ganda, oh. Ganda. Ganda. Wala, tingnan yung nails. Oh. Maganda talaga. May picture mo naman sila. Ang ganda na. Kasi gusto na pa sa akin. Ay, maganda. Ay, 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 ay. Ay, ganda, oh. Wow. Wow. Wow, ang ganda. Sobrang ganda naman ito. Ang ganda talaga. Ito pa yung isa. Ang ganda talaga. Ay, nako. Ganda. Makaganda. Ganda. Ako po yung unang hinulaan ni Miss J. Costura at mapapanood niyo po yung full video ng hula session po namin or cards reading po sa YouTube channel niya. Sobrang totoo nang sinabi ni J. Costura kay ate. Nananahimik lang yung ate ko at hindi nilabas kung bakit, ano ang detalye talaga ng pinaka dumurog sa relasyon nila. Nananahimik lang siya. At ako na magkasabi ng totoo. Kaya nga reality show, di ba? Ilang beses na talagang niloko ni Odie si ate. Maraming beses na. Grabe. Ang cost ng pain ni ate, Marie, it's not the money, it's a guy. Dito sa pinapakita ng cards, this is 7 of hook sharp object kasi. Kung mapapansin you guys, I don't know kung ano ang love life meron siya ngayon, pero it's kinda complicated. Ang sabi ng mga baraha, it's like nagagantihan na sila. Huwag mo nang i-try kasi it's not gonna work anymore. Pero until now, kahit hiwalay na sila ni Odie, pinagtatakpan niya pa din. Alam ko nang papabigat sa'yo, lalaki. Nagsabi din, okay na. Magaling ka dumiskarte sa buhay mo, pero pagdating sa lalaki, hinang-hina ka. Natatawa lang ako kasi sobrang nakakatawa yung reaction ni MG habang hinuhulaan si ate. Inis na inis siya na parang, hindi naman seryoso yung problema mo eh. Alam mo yun, akala ko naman life and death. Wala akong mga life or death. Yung masama na talaga. O pera, hindi naman nila. Okay naman pera. Kasi kung maaalala nyo, diba, si MG, ang card na lumabas sa kanya is my death. Kumbaga, ang point niya is, oo, mabigat, puso yan, pero yakang-yakang mag-move forward sa buhay. Kailangan mo lang talagang matuto.
Mula nung sinabi sa akin ni Jowa na magpapahula siya, hindi na talaga ako nakatulog ng maayos. Naging grumpy talaga ako ng mga ilang araw, as in talagang mainit ulo ko, grumpy. Parang hindi ko kilala yung sarili ko, ganun. Natatakot kasi ako na baka lumabas sa baraha na hiwalayan ako ni Jowa. Alam ko kasing gagawin ni Tony yun. Kaya bago magsimula yung hula, sobrang na-stress ako. Sumuka ako sa harap ng bahay nila, Kuya MG. Kinakabahan ako, pero curious ako. Kinakabahan ako? Kinabahan akong bigla? Magdasal ka na yung tulalabas, ha? Okay. Kasi this is a bad luck card. Okay po. Now, I want you to focus. I want you to pick one. Thank you. So this is you. Kuha ka ngayon, darling, ng 7 cards of total alignment. Titignan ko kung anong mga bagay na ipapakita sa akin ng mga baraha. Kung masosurprise pa ako or masosurprise siya. So this is you. I'm hoping that this is a red card. Hindi siya red card. So, it really shows, once kasi dark, that representation na exhausted yung energy niya dito. Ay, grabe pala siya magmahal. Okay. You have your success. This is big amount of money, you know? Pero sa cards, naiinis ako sa'yo, actually. Naiinis ka sa akin? Oo. Kasi sa pinakita sa akin, kuya, tingnan mo. Hindi ko alam kung gano'n na kayo katagal magkakilala ni Tony, pero look at this one. Ang swerte niya nahaharangan ng itim. So, hindi din siya natututo sa mga nangyayari sa kanya. Alam mo yung ang simpleng bagay lang na gusto ng baraha is that mukha akong okay, pero kamustahin niyo naman ako kung okay ba talaga ako. Ang dami mong pera na scientific. Naiinis talaga ako kasi ngayon ko lang nakita na puro ka plano, puro ka plano, parang wala kang natatapos. Isipin mo may anak ka, pero parang hindi ka nakakabuo. Para kang bumubuo ng puzzle na sa kalagitnaan, nawawala ang parte. Si Ate Tony, sa nakita ko dito sa cards, may kalungkutan siya. Umiyak siya minsan mag-isa. Yan, andun siya sa moment na hayaan mo muna akong umiyak. Pagkalabas niya, okay na ako. Pero alam mo, ang bigat, ito yung pinakamahirap na part na hindi ako pwedeng maging hindi okay sa harap ng iba kasi ako ang nilalapitan. Ganyan yung personality mo. Pero nahirapan ka na mo. Hanggang kailan ka magbubuha? Hanggang kailan mo din bibitawan yung mga binubuha? Remember, hindi ka pabata. Hindi masamang unahin ang sarili mo. Umunong sige, MG, 100 times na ron yung sinabi sa'yo. Bigay, gusto ko sabihin eh. Oo, gusto ko sabihin, alam mo, sound like MG. Nag-base na kasi ako sa cards. Nakita ko dito kung gaano siya ka parang nahihirapan. Minsan, may pagtatanong siya according sa cards na naghihirap ako, ginagawa ko lahat, pero parang bakit nai-stuck pa rin ako? Parang nasaan? Nasaan? Magbibilang ka ulit. Kasi meron eh. Meron talaga. Kaso, ang nangyayari sa kanya, kuya, nasaan nagbibilang siya? Hindi naman kasi niya alam na hinihigop din siya ng mga tao na sa paligid niya. Ayun, di ba? Cut the cards lang. Gigigil ako sa'yo eh, no? Kuha ka ng 9 cards. Gabas-pasok ang pera sa kanya, kuya. Gusto mo mabago? Mag-ipit. You have to learn to say no. Naiiyak ako. Kasi nakikita ko yung pagod mo, B. May nagtatanong ba sa'yo, okay ka lang? May nakikita ba sa savings mo? Mukha kang okay, pero minsan nang hihinayang ka. Remember, hindi ka pa bata. Paano pag ikaw nawala? Sa tingin mo, mabubuo ba yung tinatawag Toro family? Ikaw pinaka-source niya. Pero hanggang kailan ka nanginisay? Masaya ka ba talaga sa partner mo? Kasi kung akong tatanungin mo, minsan may doubt ka. Meron kayong conflict of decision making. Minsan hindi mo napapansin na overpower mo siya. Pero ang tanong, masaya ka ba sa kanya? Or kailangan mo lang siya? Kasi dito nag-block eh. Mahal na mahal ko si Jowa. Sobra. Pero every time na may something kay Tyronia, totoo yun. Nagda-doubt ako.
Kasi kanina pagpunta dito, nasa isip ko na agad magkipilis ako ulit. Ayoko kasi may tono sa boses kay Teronya. Ayoko talaga. Kasi pinagdaanan kasi namin ilang beses na may kinilalas ng tatay, iniwala ng tatay. Tapos ngayon, nangyari ko kasi, kaya siguro lumabas siya. Yung vibe ko talaga ngayon. Tataasan niya ng boses si Teronya kanina. Tapos hindi naman sumigaw, pero parang yung pabalang yung sagot. Pag ganun kasi nawawalan talaga agad ako ng kaanan. Nabilis ako maano pag kay Teronya. Kahit si Teronya yung mali, ayoko nang ganun siya magsalita sa Teronya. Yun ang lagi kong doubt sa kanya, si paulit-ulit ko sinasabi. Open naman po siya dyan. Sinasabi naman niya sa akin yung madalas na nagda-doubt siya sa akin. And that's good. Open naman si Tony. Tapos naramdam ko na, actually kaya ako natitins, naramdam ko na possible lang ba sa kanya kasi magkaaway po talaga kami ngayon. Medyo kumalwa lang kami ng mag-usap niya sa CR kanina. Hindi mo ba na-realize na baka nagiging one-sided kasi nararamdaman mo? One-sided talaga. Tapos sinabi ko sa kanya na ganun na po. Hanggang kayo na mukha kaya niya. Kaya ko naman po. Lahat sinabi ko naman po sa kanya, bago paupasokan yung relasyon namin, kaya ko naman tanggapin yung katalim. Ang mahirap lang po talaga minsan. Siya yung bito ng bitaw, ako kapit ng kapit. Actually, kaya niya kahit walang anong partner. Alam ko naman po. Okay naman na. Kalmado na ako. Hindi kasi lumabas sa barahan ni Jowa na hihiwalayan ako eh. Nagigigil ako sana noon pa kami magkakilala kasi siguro, para siguro na nag-guide ko siya sa mga decision making niya, especially sa financial. Matigas po ang ginito ko ni. Yung mga ibang tinutulungan niya, ungrateful. Sobra! Ako kasi po sa partida, hindi pa ako toro family. Tangina! Sobra! Mas wala pa sakit sa akin, kahit sigurado sa misis ko. Kasi kilala namin eh. Iba talaga kasi ugali talaga niya. Mabait kasi talaga. Lahat ng pin ko, black mo. This is exhausted. Ibig sabihin, nabibigat na niya siya. Pagod na. Parang pagod na ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Ako rin pain niyan. Paulit ulit ka, day. Ito, siyempre. Kasi wala ka ulit-ulit. Wala naman lang grab. Makikita ko kasi. Mas isa yung problema niya. Kung siya, lalaki ang problema niya. Ikaw. Lahat. Minsan ka sungahan. Lahat karga. Ang cross nila, karga mo. Tuloy mo na yung gusto mo ngayon pa. Ganun lang ha. Properties. Property. Ano yan. Security. Tutuloy ko yung plano kong building. Asa na yung bagawa? Eh, ba't naramdaman mo to? Hala, promise, kakaiyak ko lang nung isang araw ah. May video rin sa kanya. May video rin sa kanya. Alam mo anong gusto ko tayo? Naiyak ako ng iyak. Kasi nauubos ang pera ko sa mga putang ina. Patayin mo. Ayan ang nakalagay dito. Ano bang sabi dyan? Ipatayin mo ang gusto mo ipatayin. Nagulat talaga ako kasi may mga sinasabi siya na kami lang nakakaalam at hindi lumalabas dito. Actually, dalawa lang nakakaalam, ako tsaka si Jowa. Nararamdaman ko yung feeling na parang, ba't ganun? Ang galing saktong-sakto. Paano mo alam? Eh, hindi nga nalabas sa reality show. Hindi ko na-vlog noon. Wala. Ang galing. Kaso hindi mo na wala sila, babe, kasama. Pwede mo siyang ipatayo, babe, pero hindi. Hayaan mo silang mag-carry ng cross nila. Ang gusto nito, Tony. Oh, sige, patayo ang building. Oh, tara, lahat ng cross. Sa likod ko. Okay, kaya natin yan. Gusto ko lang mag-thank you kay Jay Costura for the guidance. Sa oras na binigay mo sa amin, may God bless you sa pag-guide sa mga tao na mag-isip-isip sa mga desisyon nila sa buhay. Diretso pa yun ng salubong ng mansari namin ni Jowa. Hindi na na-videohan yung paghingi ko ng pagkakataon sa kanya. Kasi si Jowa pag natutulog gusto niya nakahubad. Kaya hindi ko na-videohan. Inabot kami ng 6 a.m. mag-usap nun. Humingi ako ng pagkakataon na mabigyan ako ng chance pa na mas mapatunayan ko pa yung sarili ko sa kanya at kay Teronya. Yung bang maging better na tatay ako para kay Teronya. Pakiramdam ko kasi, under na under ako sa relasyon namin ni Jowa. Yung bang tipong baklang-bakla ako sa relasyon. Pero kailangan ko tanggapin na strong single mom ang pinili ko. Kaya I will be better. Nag-sorry na po sa akin si Dati at kinausap na rin po ako ni Mami na nag-sorry na po si Dati. Hindi niya po natiis na nagtalo na po sila sa harap ko po. Yung sinabi ko, nagagawin ko sa magiging anak namin ni Jowa in the future na huwag kang mag-alala, mas magiging mas malala pa ako dun. Nasabi ko yun dahil sa galit. Halo-halo na yung emosyon ko. Kaba, inis, galit talaga. Alam kong mali na
i-mindset ng isang lalaki na magsasalita na lang ng masakit na salita para matapos na yung away. Mas magiging malala pala yung away pag ganun. So sorry, jowa, kung nasabi ko yun, hindi na mauulit. Pag nagkaanak tayo ng isa pa, gagawin kong better yung sarili ko. Tinuturuan po ako ni Mami magpatawad, pero po, para sa akin po, naniniwala po ako na mas ibibigay ko po sa mga taong deserving po ng forgiveness katulad po ni Daddy. Nagkamali man po si Daddy, pero po, naniniwala po ako na mas malaki po yung pagmamahal niya po sa amin kesa yung kasalanan niya po. 5 million na si Mami only sa Instagram niya. Only? Happy 5M po. Saan? Sa Instagram. Ay, thank you. P5M, Uni. Taray, may nagsusurprise na sa akin. Kagabi pa po dapat yan, Uni. Dahil alam na lang ang tatang ko. So, wala akong pa 2M sa TikTok mo. Okay lang, Uni. Okay lang, salbahe ka naman eh. Okay. Oh, ako talaga nakaalala at nagsurprise sa kanya. At walang iba. Dahil sa guidance na natanggap ko, I think it's about time na magkaroon ako ng ultimatum na hihinto na ako sa maling leadership ko sa Toro family. Kaya talaga ako nagpatawag ng meeting kasi nakakabahala yung nangyari ng hula sa amin ni ate. Siguro hindi siya hula na para pwede kang hindi maniwala, pero hindi naman siya parang ito yung mangyari sa'yo, ganito. Hindi siya ganun, guidance lang. Which so, feel mo talaga na relatable siya kung mapanood niyo. Ang nahula kay ate Mari is problema to siya sa love life, which totoo naman. Okay, so nahula din sa kanya na hindi na sila magiging okay at pinapakita niya lang na okay siya, pero hindi. Something ganun. Ganun yung lubas kay Ate Mari. Kaya nga di ba kami alis ang bansa? Kasi para, alam mo yun, hindi ba siya ng mundo. Tapos, sa akin naman, ang inan naman sa akin, nabasa sa akin, is parang binubuhat ko yung cross na buo, na pati yung bigat ng cross nyo is ako yung bubuhat. At mali ako ng way sa Toro family mula noon hanggang ngayon. Matagal naman itong sinasabi ng kahit naman kayo, napapansin niyo. Kahit naman yung iba tao, napapansin nila yun. Siguro wala pa lang din nakapansin kasi naka-reality show. So, syempre yung iba, di ba, nag-video, etc. Napansin ko din kasi na mali din ako ng way, in a way na nakakatulong naman ako sa iba, sa YT, sa ganito, sa ganyan, pero masyado akong nasusubo lahat. So, gusto ko lang mag-drop na parang ito, salita, na kailangan ko papanindigan. Okay, unang step para hindi ko ginagawa na buhatin ko. May mga kailangan tayong cross, pero mas buhat ko. Kailangan daw, turuan ko kayo na buhatin yung sarili niyong cross, yung sarili niyong bigat. Kasi ang mangyayari, kapag daw ako nawala sa Toro family, step one, hindi mawala ko mataya. Pag nawala ako, naumalis lang ako, mag-break apart ng family. Kaya sabi ko niya si Ate Mali, alam niya naman si Ate Mali tumama sa barahan niya. Kahit ang galing niyang mama, nagbe-break apart. Kasi nasisira siya sa love life. Pag nawala naman ako na matay ako, kawawa naman kayo. So kailangan ko matutumag sabi na, no, hindi pwede, ayoko. Akin to, ito ang sa'yo. Okay, so kailangan ko magturo na pag-trabaho mo, tsaka mo lang siya makukuha. Sample ko kayo, kahapon nga may tumawag sa akin na hindi ko alam ganun pala yung effect sa ibang tao. Si Alex G, tumawag sa akin kahapon, sino ba pakwento siya sa akin ng mga ganito, na ngayon nga wala naman si Marie, etc. Sobrang invested talaga sila. Sabi ko, tinanong ko siya, kung ganun ka niyan, alam mo sa totoo lang sa lahat ng episode, kaya doon siya pinakarinig. Ito, hindi ako makapaniwala. Oo. Sabi niya, isipin mo ito, Tonya, binigyan mo siya ng sasakyan. Bigyan mo siya ng chance marihab, pagbago. Bigyan mo siya ng sasakyan, bigyan mo siya ng sasabihin ng sasakyan. Ma-all out ka sa kanila sa family, binibigay mo. Sinanay mo kasi si Harvey, pero ang nainis siya sa nangyari, pero mas nainis siya sa akin. Kasi ginawa mo kasi kay Harvey, dahil mapagsigbi siya sa'yo maganyan, sinanay mo ibinibigay. Isipin mo na, oo, sige, prank na, para umasa siya ng konti, pero hindi ko pa nag-sorry. Binigyan mo din ako siya ng cute na motor. Eh di, pinaloko mo nararamdaman ko, hindi ko yung mali. Yun yung totoong definition ng ikaw, na nga nagbigay, ikaw pa yung mali. Pero, hindi siya pwede parang mabad trip sa'yo totally. Bakit? Kasi nga, mali yung way ko. Kasi nga, sinanay ko kayo ng ibinibigay. Kumbaga ang mali, hindi lang sa kanila, sa'yo din. So, siguro ganun yung vibe, ganun din yung dumabas sa bara, kasi ganun yung lumalabas. So, nakikita ko na one step natin na maging ayos yan. Kasi lumabas sa bara, ang queen mo ay wala. Ang queen ko ay black, exhausted, pagod na pagod. Pero hindi si Suko, hindi mapakita. Pero in the end talaga, sobrang maubos ako na sabay-sabay ko kayo kung sasama sa pagbagsak ko. Ganun yung lumalabas. Ngayon, nakikita ko, one step ahead natin is hihiwalay ang Team Happy. Tama, hihiwalay ang Team Happy. Pag tinrabaho niya ang page, hindi kumbaya tinrabahan.
Eh, pag hindi tinrabaho yan, hindi na kayo tumabay, hindi na kayo nag-upload. Eh, kasi si Happy na natin, wala yung oras na kami nagising, whatever it is, kayo na bahala sa sarili niyo. Okay? Mag-problema kayo sa kuryente, may hospital kayong anak, kayo yan. Gawa niyo yan, kaya niyo. So, hahayaan ko kayo, pero still, kung nasa sa inyo, magpo-cooperate pa kayo sa Toro Family Reality Show, okay ako doon. Dahil alam niyo sa sarili na kakatulong niya sa inyo. Kapag kayo nakaramdam ako na hindi na kayo nato-cooperate, kung pwede kong stop ang reality show, pwede kayo hindi na mag-ganon, kaya kong gumawa din ng sarili ko. Kasi kaya ko naman talaga. Sa part ng sa bahay, dahil hiwalay si Papa at Harvey, malapit lang naman sa atin. With guidance, pero hindi ko dapat yung ibinigay. Tuturuan ko kayo na makuha ang isang bagay. Yun yung point. Sa atin naman, Mikay, Paye, pares kayo kumikita ng pera, mag-share kayo sa bahay. Okay? Hindi mo pwede yung gagawin ko ng, ganito, gawin ko ding freeloader. Ang nangyari kasi sa akin ganito, pukuha ko ng freeloader, pagkaya na yung sariling aalis. Hindi na titake ng responsibility. Paulit-ulit yun, pagkaya na ang kapagawin ko na aalis. Kapag na sariling negosyo, magmamalaki, mga ganyan. Ganun talaga. Ganun yung nakikita ko proseso. So kayo, hindi ko rin kayo kayo ulit po pwede yung gawin na sanayin na gano'n, freeloader kayo, kumikita kayo, gumagato ka, mag-share kayo sa bahay. Pero since isang kwarto lang naman kayo at ganyan, makaipasagot ko lang sa inyo ay wifi tubig. Ganun siya. Kailangan ko lang kayong bigyan ng ganun. Tapos pag dumating yung panahon, guys, sorry, hindi ka siya sa bahay. Nag-baby ako, kailangan ng yaya at ng baby ko ng space. Mag-i-red kayo malapit sa bahay. Kung gusto niyo pa rin mag-work, magkakasama tayo. So, isinasabi ko na may adjustment. Hanggat hindi ko pa nakukuha yung pinakagusto ko talaga na para sa atin na, wala, sobrang malaki. Hindi ko pa siya kaya. Hindi ko pa siya maipili. Okay, so ganyan. Kaya ate naman, ate Harvey, kayo na ang mag-usap sa van. Kasi hindi na ako magbabayad ng utang natin, Mali. Kasi unang-una, hindi ako ang kumuha ng cross time na ipinatong sa libon ko. Isipin mo yun, minsan natitira sa bako ko, 30,000. Hindi ako kumuha ng kotse ni Odi. Hindi ako nag-desisyon na ipagawa mo yung bahay. Kasi ayoko ma-firma na unfair ako. Kasi, para naman sa'yo yan eh. Para din sa'yo, 12,000 and 6,000, pero wala akong kukunin. Pero iniintindi ko kasi, nagkaroon ka ngayon ng nang alam mo na yun, kayo, hindi tangin kasi pag andin ako sa ganyan sitwasyon, parang kay Papi, pag buntis ako, gusto ko, intindihan din ako ng paparang ko siya intindi, ha. Pag si Ate Boy, nablokan natin ako lang ganyan, putang ina, pagpahingin rin yun ako sa gasos na ganito, ha. Gusto ko ng bigayan. Ngayon, kung hindi talaga magawa ng paraan, si Ate talaga magbabayan at wala na akong malalabas. At kung ilalabas pa na ako, I have to say no, Ate. Kailangan kong umalis, kailangan kong gumala, kailangan makalanghap ako ng ibang hangin sa ibang lugar, kaya lalayas ako. Let's go, Malaysia! Sa first day, as in, puro kami tulog. Bukod sa medyo mahaba-haba ang biyahe, sunod-sunod kasi meetings ko, mga trabaho ko, hindi na damay dito kasi boring. Alam niyo yun? Pagod ako, antok na antok ako. Kaya yun, sugod na kami sa night market. Thank you.
Bago mo naman ang pads dito. Yes, please. Hindi katulad nung sa inyo. Hangin lang. Wala, hindi pwede. Malandi ka na, baka naman magmabisyo. Okay ka na, malandi ka lang. Paano ako naging malandi? Tingin ka na naging sa mga foreigner, sa lahat. Ano, nagugulat ako sa mga mga. Hindi mo magugulat sa kanila. Siyempre, ngayon lang ako ulit ang landi ng traffic. Ang landi niya. Tingin siya ng tingin sa lahat ng foreigner. Tinitignan ko. Nasa night market pa lang ha. Kapal lang mukha. Ano pag nasa night club na tayo? Habang nasa Malaysia sila, ako naman naglipat ako ng gamit ko dito sa Toro House kasi yun lang yung meron akong free time kasi wala akong binabantayan na bigla-bigla na lang umiiyak. Day 2 namin sa Malaysia, siyempre, shopping day. Ang tagal niya, ate. Te! Yan, nasa Malaysia dahil sa'yo eh. Ate, magbuka na, te. Basta kung mall naman eh. Hindi naman sobrang luxury. Ito si Bora agad yung hanap. Sinabi niya kasi may si Bora daw. Ay, taray. O, sabi. Mayroon na ako magsabi ng no. Nalilibang ako, oo. Kasi, grabe, wala na akong ibang ginawa. Kundi panaiiyak ko ng umaga, ng tanghali, ng gabi. Mixed emotions ako everyday. Ngayon, masaya ako. Tapos mamaya, iiyak ako. Tapos mamaya, masaya ulit ako. Nakakaloka. Pero dahil sale doon sa Malaysia, syempre nag-enjoy ako. Sabi. Ate, huwag ka daw sumigaw. I'm sorry. Hindi, joke na! I'm sorry. Ang saya, Gagi! Oh my God, para akong lumilipad. Oh my God! Ayaw ako tumingin sa baba! Oh my gosh! Oh my God! Uy, huwag ka magpipiro na ganyan, oy! Holy shit! Ang hinakabahan ako. Nakakalula yung pakiramdam. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Parang gusto kong umili. Uy, huwag kang gawin yan! Ano ba? Ay, grabe, taas! Ngayon na ako nakasakay sa ganito. Nakasakay na ba tayo sa ganito to? Never, never. Sobrang adventurous ko na po. Ang ina, nakapag-cable car ako. Parang feeling ko kaya ko sakyan kahit anong roller coaster. Damakay ka lang? Oo, nag-enjoy ako.
Hoy! Bakit pa nilalagyan nila ng ganun? Para kakabahan ka naman daw, te. Masyado akong matapang. Tangina mo, umulan pa. Tangina! Umulan pa! Ay! Ay! Tayo, tayo! Tangina! Bakit ba mag-u-turn lang? Hindi ba tayo ibababa na lang? Bababa na tayo? Ayun, meron pa. Gusto ko nang bumaba. Gusto ko nang bumaba ang hangin. Takina, hindi ko naulit dito. Si Jowa, hindi lang sasalita. Ako yung nagyaya. Pero grabe, hindi ko talaga uulitin to, promise. Hindi na talaga. Gusto ko lang na maging masaya yung ate ko, pero para ikamamatay ko pa. Alam mo yun, hindi ko talaga gagawin yung cable car na yan. Die! Hindi talaga, ayoko na talaga. Mali, mali, very wrong. Pumutong ino! Para kayo nakakapit sa cheese. Ang dali nga lang, okay lang ina naman eh. Bakit ano? Nasa langit na ba tayo? Sir, pababain mo lang kami, Lord. Tangina, 10 minutes kasi ano eh, may bagyo, yung bagyo. Yung bagyo po. Ayun, nakakayak na po. Nasa ulap na ba tayo? Ayun, ayun, nandito tayo. Ayoko na. Oo, titigil na ako sa Game Adventures. Si Vince. Jowa, nandito tayo, Jowa. Ayoko na. Oh my gosh. Simula nung na-operahan ako, siguro nag-grow lang talaga to sa sistema mo kapag edad ka or whatever kung nagkasakit ka. Pero lagi akong malulain. At kaya nung sumakay ako ng cable car, tapos ang pinili pa namin yung floor, yung talagang glass. Oh my God, talagang pigil hininga bawat eksena. Hindi namin alam kung anong mararamdaman ko ng time na yun. Tawang-tawa rin ako sa itsura ni Vince. Tawang-tawa ako kay Tony. Tawang-tawa ako sa sarili ko. Pero parang kapit talagang jeep kami. Ibang klase. Experience talaga. Pero di ko na ulitin. Alam nyo, yung nararamdaman ko nung mga oras na nasa cable car kami, sobrang lala. Gusto ko nang awayin si Jowa. Kasi takot na takot talaga ako sa heights. Nagsasakay ng eroplano, nininervyos ako, stress ako. Tapos cable car, salamin pa yung sahig. Tapos nung pataas na ng pataas, pahangin na ng pahangin, mas kinakabahan ako ng mas kinakabahan. So anong pwedeng mangyari? Bago ka dumating dun sa tuktok, hindi okay yung weather. Parang ganun yung pakiramdam ko. Hawak na lang ako, tahimik na lang ako, tumitingin ako kay Jo, tumitingin ako sa paligid. Bad trip na talaga ako. Pero hindi ko makalimutan yung experience na yun. Sa mga iba, hindi takot sa heights niya, mag-e-enjoy kayo doon. Ako takot talaga ako eh. Sir, you're singers or? Vloggers. Vloggers. Make me famous, huh? Okay. Say hi to our vlog. Hello. See you guys, enjoy. Thank you. Ate, tumigil kayo. Sinasabi ko sa inyo, tatanong lang kung ano meron. O, di ba? Famous ako kahit saan ako mapunta. Pang international. Charot! Shorts ka! Only shorts! Bukas na tayo mag-anong! Pag! Habang sila nagta-travel, kami naman dito, tamang alaga muna, tamang mommy and daddy duties muna sa lahat ng anak na naiwan sa amin. Tumawag po kasi sa akin si mommy. Tapos po, nagalit po siya sa akin bigla kasi nagpapatuyo pa lang po kami ng buhok. Tapos, actually, kakatapos lang din po namin mag-content nun. Bali, naligo po ako agad nun. Sabi kasi ni Tyronia, maaantay niya ako at makakapag-content ako. Sorry po, mami. Wala naman akong idea kung ano na nangyayari sa mga bata. Dahil nagpapatuto ako at di man lang sila nagsabi at nagpaalam sa akin. Ang haba ng chat ko sa GC, asan na yung mga matatanda sa bahay? Asan na yung mga inaasahan ko na nagsabi ako na upagabay ng mga bata? Anong... Si Harvey nagpapatattoo daw. Si Papi nag-aalaga kay Happy. Parang na-feel ko na parang ano, anak nyo lang iniisip nyo, sarili nyo lang. Hindi naman ako ganyan pag sa akin naiwanan yung mga anak ninyo. Yung mga bata kasi may pasok pa bukas ng maaga. Kasi nga may school. Kaya sabi ko, iba na ako ngayon. Hindi na ako papabor sa ganyan. Na mag-a-adjust yung paligid para lang sa benefit nyo lang. Kaya yung nangyari na yan, i-upload sa YT ko yan. Dahil wala kayong ambag sa tuition ni Tyronia at Ika. Tigilan. Kahit prank pa yan, dito yan. What's up, video all? It's me, Paigala. So for today's video,
video, ayan, magagawin tayong challenge. Actually, hindi naman po talaga totally challenge. So, may idea ba kayo kung ano yun? And syempre, kasama ko pala yung mga kapatid kong Gen Z. Tanggalin nyo muna yung mga salamin. Yes, tanggal po tayo yung mga glasses. Opo. Ang ating challenge here ay who's most likely to. So, ayan, kung feeling nyo, yung taong yun, yung perfect na sasagot na yun, ilulugod po yung mukha. Tama, guys. Gimana ako agad, ha? Okay, so games, number one, who's most likely to be mabagal kumilos? Mabagal kumilos? Tyronia. Tyronia! Uy, hindi na! Okay na lang. Huwag mo tatanggalin. Ganyan lang yun. To be a top sa school. Top? Top? Top one, ganyan. Hindi pa ako. Ay, nag-top ako dati. Pili ka ito kasi di ba nag-ano siya? Sagot ka din. Ang taas yes, siya. Yes, si Peronia. Ayaw niya sa akin. Bago ba ako? Hindi, okay na. Okay na, si Peronia na lang. Buong mukha. Ganun mo. Who's most likely to become a criminal? Ito, ay, ito. Ikaw naman. Hindi po talaga ako aware kung ano po yung gagawin namin. And then, ayun po, nag-most likely po kami. Ay, si Ika, hindi po yun. Hindi pa nakakano si Ika. Oo. Okay. Who's most likely to take the longest bath? Hindi ako. Pinakamatagal? Si Ika. Si Ika. Bakit ako? Si Ika, matagal ka. Kasi isang beses, di ba sinabi ni Teronia, Ate Ika, 30 minutes ka, 30 to 45 minutes ka? Yan. 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 Who's most likely to be attitude? Ika. Si Ika. Who's most likely to keep a secret? Si Ika, since lagi si Tyronia yung nabibigyan ko ng mga gamit, syempre gusto ko rin naman, meron din yung isa kong kapatid. At nagkamali ako doon kasi hindi ko talaga naisip na may pasok pa sila kinabukasan. Hindi ko pala nasabihan to, may pa-prank si Ika. Sabi sa'yo eh. Ika. Sabi sa'yo eh. Kung pala ko pala mag-attitude sa ating chef. Hindi, dapat kasi, tawag dito papatagalin pa yun, ito mayo na. Baby, it's a prank, hindi tayo nakasabay. Sorry po ate, wag ko nang termin may open. Okay ka lang? Masakit po sa mo. I deserve you. Throughout the video naman po, masaya naman po kami. Nagsasalita naman po ako. At ayun po, nag-start na po pala yung prank po nila sa akin na mag-a-attitude po. That time po, nabablanko talaga ako. Hindi ko po alam kung ano yung i-react ko. Kinakabahan po ako. Kaya puro po yung sagot ko. Puro okay lang po. Okay po. Sumasagot na lang po ako ng ganun. Kaya po nung sinabi pong it's a prank, naiyak po ako kasi kinakabahan po talaga ako tsaka hindi po ako sanay. Happy naman po ako kasi may pa-surprise naman po pala sila. Ayun po. Thank you po! Ang hard ko, no? Parang hard ng dating. Pero katok talaga sa utak ko yung paulit-ulit na hinahayaan ko na laging kayo lang, puro kayo. Wait lang, kailangan kong maghigpit, kailangan kong himayin kung ano ba yung dapat. Kasi sobra na. Ay, basta ako, wala akong kinalaman dyan. Wala akong alam. Wala akong binigay na desisyon sa kanya. Hindi ako nag-desisyon noon, ha? Siya lang talagang gumawa noon dahil ako, busy ako mag-alaga kay Happy dahil anong oras na rin, ha? Tulog na rin talaga ng mga bata. Kaya wala talaga akong idea sa nangyari. I'm sorry din, Oni. Kasi, syempre, fault ko din. Ako yung adult dito. Wala akong nagawa. Pero yun.
Wala ka talaga akong alam. Marami akong gising, hindi ko mapigilang umiyak, kahit wala ako sa Pilipinas, kahit naglilibang ako dito sa ibang bansa, talagang hindi ko pa rin mapigilang hindi siya maisip. Malungkot ako. Kasi never kong na-imagine na mararamdaman ko ulit yung pain ng breakup. Gusto ko talagang magwalwal, kaya party-party kami! Let's go. Thank you. Ate, entrance pa lang, te. Hello. Ate. Tony. Nakakaiyak. Yung unang bar na pinuntahan namin, bawal mag-video. Pagpasok namin doon, nakita namin na may mga babaeng nag-e-entertain, ganun-ganun. Kaya lumipat kami sa iba, yung talagang malala ang sayaw. Paglipat namin, siyempre, ayun, party-party! Simula nang mangulit si Mama Marie. Pinipilit ako ni ating sumayaw sa stage. Sabi ko talaga, Tuy, ano ba? Pahinga nga tayo, chill tayo. Yung sabi naman niya, wala na mo nakakilala sa atin, sige, nasama mo na ako. Gusto talaga niya sumayaw sa stage, gusto niya magagaganon. Parang give a fuck sa'yo, Hay nako, iniwan ko si Tony dun sa stage kasi nakakahiya yung mga ginagawa na namin dun. Iniisip niya, kinarma ako dahil iniwan ko siya dun. Ayun, alam ko, nadapa ako kasi hindi ako nakatingin dun sa hagdan. Bakit pa kasi ako sumayaw-sayaw sa stage eh? E di, sayaw-sayaw ako dun, diba? O sinamahan ko siya. Sagulat ako si ate, ang galing. Iniwanan ako. Iniwanan niya ako dahil. Pagtingin ko sa kanyang ganun, gulat na lang ako, nakadapa na siya sa lapag. Kasalubsob ng ganun. Sa pagtingin ko sa lapag, nakaplakda na si ate. Ano nangyari? Sumasayaw lang ako, sinamahan kita, iniwanan mo ako. Ano nangyari? Ay, nako. Third day na nawala sila, mami. At syempre, bilang mabait na Toro family member, kami ng jowa ko maghahatid kay Ika at Tyronia sa school. Good morning! Bye-bye po! Good morning! Bye-bye! Ingat po kayo sa school! Thank you po! Oh, yeah. Naglalambing yung kapatid ko sa'yo. Ay, naman, may pagbukas kaya pa namin. Oo. Kinapasok na kayo. It's the act of service for me. Ito lang ako. Bawal ako pumasok. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, ate. Ito pala, kala mo, ano ba, baby? Tatlong araw ka ba sa school? Mag-aral po na mabuti. Hindi na makakasama si ate kasi napilay nga siya. Gusto niya sana pumunta ng mga temple, gumala pa. Pero wala, hindi na kaya. Kaya kami na lang ni Jowa yung nagagagala. Shopping na lang, ganun. Saan ba mo golem for you when you wear? Ano na ito? Ito lang si ito. Kasi, dito kasi kasi ba? Opo. Ay, hindi pala yan. Problema. Kinahan dito siya. Oo. Alam mo bakit? Kasi pag dito gagalan siya. Diba ang laki? Ang laki kanya. Parang may bisita kung ano. Parang pag-gagalan. Baka pag-prada. Prada, Sephora. Nagtingin din kami ng iba't ibang mabibigat na luxury brand na may maganda at matibay na gamit. Mabigat na.
luxury pa. Talaga sila magpunta. Palagi pong mag-a-update sa akin si Daddy at saka tatawag. Ito yung capital ng Malaysia. Ayun yung building, anak. Ayun yung makinang na yun. Ayun yung Petronas Twin Tower. Ayun pa, meron yung may tusok sa... Opo, anak. May tusok. Tapos, di ba Twin Tower sila? May kakonektang ganun, no? Parang bridge sa gitna. May pa, ba't alam mo yun, anak? Nakapunta ka na ba before dito? Uwian na, at sa pag-uwi ko, hindi ko parang maiwasan maiyak. Mamaya masaya ako, mamaya malungkot ako, paiba-iba, paulit-ulit. Connecting flight yung nabook namin pa uwi. So from Malaysia, nagpunta muna kaming Singapore. Tapos from Singapore to Manila. Pero syempre, pagdating namin sa Singapore, bago kami umuwi ng Maynila, si Jowa, nag-shopping na naman. Hindi niya mapigilan yung sarili niya. Your receipt. Receipt and my change. $37. Okay, thank you. Ang dami niya si Seven. Hanggang sa aeroplano, umiiyak si ate. Naaawa ako sa kanya, pero wala namang madaling paraan. Wala kang choice eh. Kailangan mo talagang daanan yung oras para mag-heal ka. Walang shortcut. Si Tony, inaasar ako doon. Nakita kasi niya akong umiiyak. Ay, alam ko naman pinapatawa lang niya ako kasi nasa aeroplano ako, wala namang nangyayari, pero umiiyak ako. Tapos, inaano niya ako doon sa Amerikano katabi ko, yung... Ginaganon-ganon niya ako. Nakakahiya talaga siya. Siyempre, awkward yun, no? Tapos injured pa ako. Hindi siya nag-iisip, my God. Hindi naman niya ako sa minamadali, pero my God, parang ano ba? Siguro, talagang gusto na lang niyang alisin talaga yung iyak ko noong time na yun or yung lungkot ko. Napatawa naman niya ako, effective. Nagpa-tarpulin sila Kiana at Paye dahil nga pauwi na sila Mami Oni sa Pinas. Kaya, girl, na-pressure talaga ako kay Tyronia. Kasi ayaw niya magpakabog habang naliligo ako. Pinipressure niya ako, Mami Kat, anong bibilin ko? Gusto ko, ano din, may surprise din ako kay Mami Oni. Tulungan mo ko, may cash ka ba dyan? Ayaw talaga niya magpakabog. Kasi talaga siya din may eksena. Ganun. Lumating na siya. Ano natin kay Daddy? Hala, totoo siya. Ito po yung mga ano namin kay Mamay tsaka Daddy. Mamay, Mami, Daddy. Si Daddy Blue kasi po siya. Tapos, ito kailang Mami Red. Kasi, mm-hmm. di ba po, meaning din ng Red is pure love. Okay. Ayun na, ayun na. Hey, dyan ka muna pag ano. May video rin pala sila. Yun ba yun? Oh, palamig lang ako. Palamig ka lang? Ano galing? Dito. Welcome, guys! Office girl, what is this? What outfit is this? I super like it. Oh,
You look like a CEO of the company. What's that for? Oh, my mama Marie's not here. Oh, for mommy only na lang. It's for mama Marie. I'm so sad. It's just for mama Marie. It's so sad. Mama Marie's not here. You give that letter to mama Marie, okay? Mama Marie's going here for the interview, okay? Let's wait for mama Marie, okay? This is my flower, and I give it for Mama Lee. I love Mama Lee! You see, open your eyes. What? What? Wow, happy, thank you so much. Did you miss Mama? Okay, she will play violin for you, Mama. Oh my God, okay, play the violin. With feelings, happy with feelings. Close eyes, Mommy, close eyes. Wow. You can't, but fast. Wow, very, very nice. Oh, may isa pa siya. Wait lang, give me. Magkikita na pa siya para sa ito. Very nice. Okay, it's done. Thank you, Happy. Kahit ano man yung maging gabay, paulit-ulit na pagkakamali ko sa buhay, lalo na sa leadership ng pamilya kong to, napakasarap pa rin sa pakiramdam na uuwi ako sa mga anak ko. Ito kasi yung bagay na hindi mababayaran ng kahit na anong amount ng pera, ng pagod at sakripisyo ko. Yung kahit magulo kami, ang sarap lang tumanggap ng pagmamahal, lalo na kung galing sa Toro family. Tawagin nyo na akong utu-utu. Utong-utu talaga ako sa pamilya ko, Dai.